Hi, kamusta? Ako si Daniel Anwar at ito ang dapat niyong malaman bago kumuha ng French Bulldog. Hi, so ito si Titus, siyang Blue Moon French Bulldog. Nag-produce call na siya, ako ako sa 2.5 years ago na kay Mr. BJ Orizala ng BJ Lang Kennel. Bigla lang pagkuha ko sa kanya, kaya gusto ko din malaman ang ugali niya kasi hindi naman siya lumaki sa akin. Purpose ng lang na ito, para ibahagi ko sa inyo ang aking experience at ilang bagay na aking natutunan sa loob ng ilang taon para tulungan kayo. Malaman kung ito ang tamang breed para sa inyo. Unang-unang bagay na namustuhan ko sa French Bulldog ay sila ay very easygoing at loyal din. Kaya kung gusto mo kumuha ng French Bulldog, panoorin nyo lang po ang vlog na ito. Pakisubscribe muna at huwag kalimutan pinutin ang bell button para sa mga next video at vlog natin. Ang French Bulldog ay napaka-great breed para sa may mga maliliit na space like condo, apartment, o may mga maliliit na bahay. Sila ang may mababang energy kaya hindi nila masyado kailangan ng exercise na tulad ng ibang breed. Kaya lang, meron mga ilang exceptions dahil hindi nila kailangan ng sobrang exercise. Kaya dapat, alagaan mo sila sa diet at dapat makuha nila ang right amount ng protina na kailangan nila. Another thing na gusto ko sa French Bulldog ay pwede mo silang kasama kahit maliit ang bahay mo. Tulad ko, maliit ang bahay pag nakasa ko sila sa tirahan ko. Kahit marami sila, hindi ako nare-reklamo ng kapitbahay dahil tahimik sila at hindi mag-ahol, kaya good thing sa akin yun. Most amazing things about French Bulldog, I think natin sila maging family dogs. Gustong-gusto nila nakikipaglaro sa mga baka. At gustong-gusto rin nila okay na okay sila makipaglaro sa mga ibang hayop or ibang breed. Yung mga baka, gustong-gusto nila yung mga ganitong breed. Talagang nabibigyan talaga nila ng atensyon. At huwag kayong mag-alala na laruin nito palagi ng mga kids nyo kasi hindi naman sila ganun kasilan at hindi mo rin kailangan masyadong magpaka-gender sa kanya. Hindi siya yung breed ng aso na mabilis mature tulad ng ibang aso, yung mga maliliit na breed, yung mga pick-up na napaka-fragile. Ako kasi dito sa bahay, may mga kasama ni tatlo ko lang na maliliit pa. At ang gusto ko rin isang bahay na gusto ko sa breed na to ay hindi sila masyado naglalagas ng balahibo. Siyempre, wala namang may gusto na mag-refit yung mga baga ng mga anak natin at wala namang may gusto na nagkakalat ng balahibo sila sa mga sopa natin. Para sa akin, ito ay isang malaking bagay. Kahit twice a year lang sila matchin, hindi ganun karabi yung paglalagas nila. Low maintenance lang sila pagdating sa tubig. Ngayon, ang isang kakabulat ng mga gusto na kailangan ito ay yung presyo nila. I-expect mo na lang, pag nandito ka sa atin sa Pilipinas at gusto mo mag-alaga nito, ang standard colors nito ay nasa 50K pataas at 100K pataas naman sa mga pad colors. Meron din naman na mga lumalagpas pa sa mga 6 digits kahit standard or D-pad. Basta yung mga quality naman, mga chapline, mga pang show quality, galing sa mga legitimate breeder na kilala na, yun, asahan ko na medyo mas mataas po yun. Huwag kayong maakit sa may mga mababawang presyo kung malayo naman ang itsura nito sa katotohanan na dapat maging itsura nila. Your time to do your research and educate yourself. Educate yourself kung gano'n kayo na pagkamahal mag-breed nito. At sinisigurado ko, hindi ka tulad ko ng mga Labrador, German Shepherd, or any other dogs na iba, large breed kasi madali lang i-well. Once na na-educate ka na, siguro magkakasense na kung bakit gano'n ang value nila. Isang yung kinakaharap ng French Bulldog ay tungkol sa health nila ay cherry eye, sensitive stomach, skin issues. Lang yan sa mga maraming issues na dapat bigyan namin ng concern sa kanila. Kaya napaka-importante na do your research muna bago mo iuwi sa bahay ang iyong gustong breed. Lagi natin tandaan na dapat meron din tayong laging naka-save na pants na pang-bet just in case na may masamang mangyari sa kanila. Dahil hindi naman natin pwede gawin yung tulad ng ginagawa ng iba na
parang kasakit sila, eh, hinahayaan na lang. Kaya basta gustong-gusto ko sa kanila at natutuwa ako pag yung paghilig nila, pag natutulog, tsaka yung malakas na birth nila pagtapos kumain. Kapag ikaw natutulog at nahilig ka magtabi ng aso sa higaan mo, sa una, mababothered ka, pero pag nasanay ka, harap-harapin mo din yung sweet ng tulog na hilig nila. O mamaya, hindi ka na rin makatulog kasi nangarap mo yung paghilig niya. Dapat mo kayo consider kung talaga ito talaga ang right dog for you. O ibababa ko nga ito si Titus, medyo putok na yung biceps ko eh. So for now, ganito na lang muna tayo. Kung nagustuhan nyo itong video ko, pahingin naman ako ng like. And kung hindi nyo nagustuhan, hindi nyo rin i-dislike. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. At kung nag-enjoy kayo dito sa video na ito, pwede po kayo mag-comments. O yung mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na vlogs. Bye-bye! Bye-bye! Da 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 da. Another thing na gusto ko sa French Bulldog ay maliliit lang sila. The most amazing things about French Bulldog is pit na pit sila. Educate yourself. Kaya mo yan, buddy. Kaya napaka-importante na doon yung research muna. Bago mo yung uwi sa bahay, alam yan sa mga marami issues na dapat bigyan natin ng concern sa kanila. Kaya mo yan, buddy. Hindi siya yung breed ng aso na mabilis ma-injure tulad ng ibang aso, yung mga maliliit na breed, yung mga pita na napaka-fragile. Yun, napaka-ano niya, hindi siya mabilis ma-injured. Ay, parang pangit. Parang pangit na sinabi ko. Hindi naman, ngalay na ngalay na ako. Ano yung engine ko? Bakit naman bicep ko? Ilang kilo ba yan? Putitang na, no? 15 kilo yata yun, 20 kilo. Dar 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 dar